kaugnay nga po ng di umanong makataong strip search sa Bilibid, makakausap natin ngayon si Bureau of Corrections Chief Director General Gregorio Katapang. Good morning, sir. Yes po, good morning. Good morning po. Sir, nakarating na po ba sa inyo itong inihain na reklamo ng mga asawa ng dalawang PDL dyan sa Commission on Human Rights? Dahil sinasabi nila, hindi daw makatao, traumatic daw umano, at pakiramdam nila na violate po yung kanilang karapatan doon sa ginawang search po sa kanila. Wala pa pong official report or complaint na natanggap kami. Kaya we are waiting for it. Hinihintay po namin. Mm-hmm. Pero ano pong reaction nyo dyan? Kasi kinuwento po nila kung paano po ginawa yung search sa kanila na pinagtanggal pa daw po sila ng underwear at yung isa nga po sinabi pa po niya na parang pinatuwad pa daw po sila, pinag-squat. Ganun daw po yung mga pinagdaanan nila, sir. Opo, kasi talagang we asked them if they will be if they will allow themselves to be searched. Kasi hindi naman po namin sila isi-search kung hindi naman po sila pumayag. And then kasama po yan sa protocol namin na we have to search them. Mm-hmm. Kasi for the past 2 months, or since October, ang pagpasok po ng droga is through the private parts ng mga visitors. Kaya talaga po kailangan marami po kaming reports we can show to you. We can invite the media. I-simulate natin o i-walk through natin kung paano yung ginagawa na searching. And then we'd like to show to you itong mga pinasok na kontrabando, mga drug, cellphone. Minsan nga po nagpasok ng cellphone, nahuli po siya eh. Kasi nag-ring pa po yung cellphone eh. Mm-hmm. Pero... And yung nakuha yung cellphone, may charger pa. Talaga pong mga tabako, drugs, marami. Apat, lima na ata yung nahuli na may dalang drugs na they have to bring them to PDEA and then there'll be filed a case. Pero sir, po talagang nasa protocol po yan, hindi po. At saka nagsesearch po babae, hindi naman po lalaki. Sir, when you say nasa protocol... At saka secluded, silang dalawa lang. When you say nasa protocol po, tama po bang ganon na kailangan talaga tanggalin, maghubad, tapos sabi nga pinatuwad, tapos yung pinabuksan pa po yung kanilang mga pribadong po? Kasi po, doon tinatago po eh. Doon po tinatago yung drugs eh. Paano po natin masesearch po? Yung nga po, kaya natutuwa naman kami, may pinal po na bill si Congressman Barbers na mabigyan po kami ng searching body scanner. Kasi for the longest time, hinihingi rin namin yung budget na yan. Hindi pa po naibigay. Kaya, kasi napakamahal naman po. Kaya 20 million ata isang body scanner. Yung parang ginagamit po sa airport. Yun po ang kailangan namin. Kaya, ang appeal lang namin para nga mahinto na yung mga ganyan na physical search. Mapondohan po yung aming budget na body scanner para sa mga visitors. Opo. Huli na lang wala po talagang intention na ma-insulto, mabastos. Kasi kung hindi naman namin gagawin yan, magiging drug haven na naman po yung Bucor. Kailangan po talagang ganun po talaga ang protocol. Kaya kung kaya naman po nila mag-assess, pwede naman po sa ibang bagay na hindi po namin sila mapapasok kasi kailangan po talaga i-search. Huli na lang, sir. Sa protocol naman po. Kaya hindi naman mag-violate. Saka kung mag-exemption naman kami, nakakahiya naman. Bakit ito? Pina-exempt mo, bakit yung iba na pumapayag naman mag-search? Opo. Pero handa po kayo humarap sakali sa investigasyon, sir? Kayo po. Gusto po namin yan. Kasi gusto namin na nalalaman yung kalagayan ng sitwasyon natin at kung paano matutulungan kami ng aming mga congressman para masolve ang problema natin sa Bucor. Maraming po salamat kay Bucor Director General Gregorio Katapang. At mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.